Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Maayong hapon, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin dito sa Bistag Live on BSC o Broad Streamcast Communicators. Muli, nagpupugay po ang inyong lingkod, Dodong Alan ng Fable Obrero para sa isa na namang pagtatanghal ng Bistag Live Tuesday Edition sa 25 ngayon ng buwan ng Enero 2022. Sa tanang mga Bistag o Bisayang Tagalog kapaminaw karon asan ba mo karong panahuna o banimin ninyo hangtod alas 3 karong hapuna. Si Dodong Alan po ito at ganoon din po sa mga hindi po Bistag, hindi po Bisaya, nagpupugay po, binabati po namin kayo, ano ho, ang mga Ilocano na imbag na malimka na kayo amin, maray na hapon sa inyo kabos mga Bicolano, ganoon din po binabati natin ang mga Chabacano, buenas tardes, mga Chabacano, ano ho, at ganoon din po ang ating mga kapatid na Muslim, salamalaikum mga kapatid natin Muslim, mga wari-wari, mga pinagkulop, hayong atanan. Hain man kaboy na, op din niyo, ano yung bugto, ano yung sangkay, top-top alas tres yan na nga kulop. Dodong Alan, Afable Obero, nagpupugay po at nanalangin na sana nasa mabuti po kayong kalagayan, lalo-lalo na yung ating mga buhay na bayani, kung tawagin ang ating mga OFWs. Dito po sa kalagayan natin sa National Capital Region, ano ho, sabi po ng Department of Health, ano ho, mismo si Secretary Duque ng DOH ang nagpahayag po nito na from critical risk, ano ho, bumaba na po tayo sa high risk na lamang sa National Capital Region. Tandaan natin, ang indikasyon po nito, maaaring lumuwag na po tayo sa darating na mga araw. Kung tayo po ay nasa alert level 3, maaari maging alert level 2 tayo. Sa ibang mga lugar sa ating bansa, sa halip na ang pag-usapan nila papaano bumaba ang pinag-uusapan nila ngayon, papaano mapipigilan ang pagdami ng COVID cases. Kaya maaari ang isa sa mga solusyon nila ay itaas po ang alert level sa kanilang mga lugar. Katunayan, mayroon na pong nasa alert level 4 na mga lugar sa ating bansa. Samantala, dito sa National Capital Region, nais pong pinag-aaralan na kung paano po o kung pupuy na po ba ibaba sa alert level 2. Sabi po ni Secretary Duque, medyo pinag-aaralan pa ngayon dahil kahit na sabihin na natin from critical to high risk ang classification ng National Capital Region, kahit bumaba yung classification, nananatiling mataas pa rin ang ADAR. Ito yung average daily attack rate, ano ho, kung tawagin, sa bawat 100,000 populasyon ano ho, dito sa National Capital Region, mayroon pang 7. In an average, ano ho, 7 po. Ibig sabihin yan, in every 100,000, may 7 po. Kaya medyo langanin pa, pinag-aaralan pa ng mga kinaukulan ang pagbaba po sa alert level 3 to 2. Ano ho, kasi ang isa sa mga tinitingnan siguro din dito, ang hospitalization bed occupancy, maaari po yun hong mga workforce natin, yung healthcare workers, tinitingnan din po yan, gaano karami na po ang nagka-COVID at ilan na po ang mga natitira na lang. Ganun din po siguro isa sa mga kinukonsidera, yun yung pagtaas ng mga COVID cases sa iba't ibang panig ng ating bansa, maaari dito sa karating lugar natin sa National Capital Region, kasama na yung NCR Plus. Ano ho? Yan po yung isa sa mga magandang balita para sa akin, in the sense na bumababa na po at pinag-aaralan na ng ating pamahalaan na magkaroon tayo ng alert level 2.
Let's cross our fingers, let's pray, and of course, cooperate. Papaano po natin matutulungan ang ating mga sarili, ang ating pamayanan, ang ating pamahalaan, ano ho, para maibaba po sa alert level 2 ang kapaligiran natin. Mga kilos na po tayo. Tandaan natin na because of this alert level 3, ang pagtaya po ng Department of Labor ay aabot po sa 200,000 katao ang na-displaced. Ano ho? Ibig sabihin, naapektuhan, nawala ng trabaho, etc., etc. Kaya nga ang Department of Labor, mayroon hong mga pag-ayuda sa ating mga manggagawa regardless of status, ano, work status, maaari sila po casual, regular, o di kaya contractual, ano ho. Lahat ng mga iyan, basta ikaw ay naapektuhan, maaari ka mag-apply ng cash aid sa dole. At sinasabi na 5,000 piso ang maaari matanggap po ninyo kung maaprubahan. Ano ho? Mas madali po kung sakasakali, ano ho, ay idadaan ho ninyo sa inyong mga employer. Kung sakasakali, natanggal kayo sa trabaho, kaya pansamantalang pinatigil kayo sa trabaho, di kaya kung anumang mga pamamaraan na ginawa ng inyong employer na naapektuhan ho kayo, maaari siguro nagkaroon po ng retrenchment, o di kaya yung nagkaroon po ng pagpapalit ng mga maaari hindi na kayo nakakapag-straight ng 1 week, ano ho, ang lahat ng mga iyan maaaring i-considera po ng dole. Mas madali kung kayo po ay tutulungan ng inyong mga employer. Kasi pagka kayo-kayo lang, marami pa po mga kakailanganin, mga certification galing ho sa inyong mga employer. Kaya sinasabi po ng mga nagre-reklamo, nakakarating po sa Bistag Live on BSC, na ang isa sa mga kadahilanan kung bakit ho, nahihirapan sila pumasok doon sa cash aid program ng ating Department of Labor, it is because kailangan nila ng cooperation sa kanilang mga employer. E papaano kung sila itinanggal na? Ano ho? Kaya papaano, kausapin ho ninyo yung mga employer ho ninyo. Kasi kailangan talaga mga certifications na pagpapatunay na kayo po ay naapektuhan of this COVID-19 update, ano ho, response update ng pamahalaan. Kasi yung mga paglalagay po sa alert level ay pag-respondi po ng ating pamahalaan laban sa COVID-19. Yan po ay ilan lamang sa mga impormasyon na gusto natin makarating, ano ho, sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Kung sakasakali doon ho sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon, maaari po lamang magparamdam po kayo, ano ho, hi, hello man lang para ma-recognize po kayo. Samantala, isa pa rin ho na gusto namin iparating po sa inyo ay yun hong ipinahayag po ng pambansang pulisya. Sabi po ng PNP Chief, ano ho, si General Carlos, na talagang nahihirapan sila sa pagpapatupad ng tinatawag na monitoring doon ho sa mga gumagalang unvaccinated. Nahihirapan po sila, bagamat sinasabi po na wala silang inaaresto at pinakikiusapan, pinauuwi, ano ho, pero nahihirapan talaga sila sa pagmo-monitor, lalo-lalo na kapag mga kabataan na kasama ang mga magulang na mga vaccinated. Diyan po talaga nagkakaproblema, ano ho. Kaya nga nanawagan na lamang po si PNP Chief Leonardo Carlos na kung maaari lamang sa mga magulang, huwag ninyo nang basta igagalang inyong mga paslit, ano ho. Kasi kawawa po sila pag magka-COVID po, kayo walang problema. Pag nagka-COVID po kayo, eh maaaring asymptomatic kayo, maaaring kayang-kaya ng inyong katawan sapagkat bakunado po kayo. Pero pagdating ho sa ating mga paslit kabataan, eh marami na pong cases na talagang naapektuhan pati mga kabataan, nahawaan. Ngayon, kung nahawaan yung mga kabataan, mga anak ho ninyo na hindi pa naman bakunado, magkakaproblema siguro kayo. Ano ho? Kaya yun ang sinasabi ng ating pamahalaan na kung maaari, huwag na hong gumala yung mga unvaccinated. Kayo namang mga magulang, huwag niyong igala ang inyong mga anak, ano ho, kung sila po ay hindi pa bakunado. At kung hindi po importante, yun ang mga may mga private cars, medyo maswerte sila. Kasi from point of origin to point of destination, madali lang silang makarating doon sa pupuntahan nila. Walang hassle, ano ho. Tapos protected sila sapagkat nasa zone lamang po sila sa kanilang mga sasakyan kasama yung kanilang mga magulang o kanilang mga kasambahay. Pero doon ho sa ating mga mahihirap na mga kababayan, ano ho, papaano yan? Minsan bago ka makarating sa iyong opisina na 3-4 na beses ka sasakay, ano ho, palipat-lipat, may tricycle, mayroong bus, mayroong jeep, tapos tricycle na naman. Ano ho, yun yung isa sa mga problema talaga. Kaya yung risk
Ano ho? Yung pangamba na ikaw ay mahawaan, naroroon. Yun po yung sinasabi natin na maaring mahawaan ka on the way kung ikaw po ay nagtatrabaho at masaklap kung ikaw ay unvaccinated. Pero kung ikaw ay bakunado, ano ho, mas mabilis pa yung mobility mo kung sakasakaling mabakunado ka kasi hindi ka na makikipag-usap kung kani-kanino. Isabit nyo lang po yung inyong vaccine card dito sa inyong mga dibdib, ano, sa inyong harapan. Makikita yan ng mga law enforcers. Makikita yan ng mga tagapagpatupad. Maaaring nyo go-go ka lang. Di walang communication. I mean, walang face-to-face communication. Ano, walang physical communication. Go lang ng go. Pero pag nakatago po yung inyong mga face, mga inyong mga vaccine card, maaaring masita po kayo. Ano ho, kung masipag-sipag yung naninita, o mga traffic enforcer, mga law enforcers na naninita po, kung masipag-sipag, maaaring maabala po kayo kahit na kayo may vaccine card, maabala kayo. Papaano na kung isa sa inyo ay asymptomatic, magkakahawaan po kayo. Kaya mas mainam para less contact, ano ho, isuot na ho ninyo pagka on travel kayo. Pag mobile po kayo, bago makarating po sa inyong destinasyon, sabit nyo na po yung inyong mga ID. Alam mo yung ginawa ko, pinaliitan ko yung ano ko, wallet size na. Kasi po pwede naman sa mga computer shop wallet size na yung ginawa ko. Nandoon rin naman, hindi po nawawala yung ano, yung information kung kailan ka binakunahan, kung anong ibinakuna sa'yo, ano ho, kung ikaw sa nagasaan, ano ho, lahat po yan, naroon naman sa information sheet na yan. Kasi po pwede naman yung gamitin ho ninyo para ipakita sa inyong mga, sa mga sisita ho sa inyo. Kasi mayroon talagang ang lalaki ng mga vaccine card, ano ho, kaya ang ginawa ko, pinaliitan ko yung sa akin. Magagamit po ninyo yan. Kasi ang importante lang naman, are you really vaccinated? You have to justify. Yes. Anong justification mo kung wala kang dala? Nakalimutan mo o di kaya sabihin mo itinamad ka, 'di ba? Ang justification mo ito zero. Meron ako. Check niyo po. O tawag niyo po kung talagang masipag-sipag, itawag niyo po. Okay lang. Ngayon, kung halimbawa nakita naman ng enforcer na palagi kang dumadaan tapos yun talaga ang ruta mo, ano ho? Sige, ayan, okay na yan. Kasi nakita ko na yan, nasubukan ko na yan, natanong ko na yan. Ano, yung mga ganyan, mga less ang contact, physical contact, maaaring less din ang risk mo para ikaw ay magka-COVID. Kaya sabi ni PNP Chief Carlos, napakahirap kapag dala yung mga kasama ng mga magulang, yung mga kabataan. Kasi siyempre, mga kabataan, dala-dala yung mga magulang under alert level 2 and 3, po pwede ho yung mga kabataan basta kasama yung mga magulang nila na bakunado. Ano ho? Paano ngayon yan? Kung sakasakali, kung alam mo naman yung mga kabataan, ang lilikot, di ba? Pupunta-punta kung saan-saan. Makita yan ng mga law enforcers. Pati yung mga law enforcers at risk din po. Kasi pagka lalapit doon, sisitahin, magkakaroon ng communication, physical communication, di lalong magiging risk sa bawat isa. Di ba? Sisitahin yung bata pagkatapos pagtatanggol ng magulang, akong anak ko yan, kasama ko yan, ayan na, nagkaroon na ng communication, kung isa sa kanila asymptomatic at saka isa sa kanila nagbubuga ng kung ano-ano, di ba? Iwasan natin po ng mga ganon, maging responsable tayo para hindi po kumalat ang COVID cases sa ating bansa. Mayroon hong mga alam niyo po si PRRD, ano ho, si Presidente Duterte ay nagpahayag na mayroong mga komunidad sa Mindanao na siguro napakinggan nyo naman ninyo sa Talk to the People, ano ho, ni PRRD, na sinasabi niya mayroong mga kapatid tayo, maaari because of religious belief, ano ho, ay hindi po nagpapabakuna. Well, isa lang talaga yan sa mga challenges po sa ilalim ng Duterte administration. Ayun, kung pinapatupad po yung sinasabing no vaccine, no right policy, wala tayong magagawa. They have to follow. Otherwise, wala naman exemption sa mga ganyan, di ba? Maliwanag naman ang exempted, sinasabi po doon sa exemption na kung ikaw ay mayroong health issue, kung ikaw po ay mayroong certification galing sa barangay na ikaw ay pupunta sa isang essential na napupuntahan. Ano ho, maaaring bibili ka ng pagkain, bibili ka ng mga gamot, o di kaya services.
na meron kang pupuntahan, importante talaga, ano, ibig sabihin, o papasok sa trabaho. Yun yung mga sinasabi mga exemptions. Ano, ngayon, kung because of iba pa ang mga exemption na hindi naman nakalagay doon sa IATF rules and regulation, ano ho, na inaproba ng ating presidente, well, nasa challenges talaga yan. It is a challenge to the law enforcers. Paano po nila papatupad? It is a challenge to the local o LGUs, local na pamahalaan, ano, local government units, kung paano po nila ito patutupad. Paano nila paliliwanag? Huwag kayong umalis, huwag kayong maglumabas na ano ho, na hindi po kayo bakunado. Yun po, isa sa mga problema, kaya nga sa ibinulgar po ni Presidente Duterte na mayroon talagang community o komunidad na hindi po nang papabakuna because of religious belief. Alam niyo na po ang ibig kong sabihin, ano ho, maaari may mga kapatid tayo na mayroong religious organization, sana ho ay magawan po ito ng paraan ng ating pamahalaan. Sana hindi sila magka-COVID. Sana hindi po magka-problema sila na ang mga unvaccinated. Ano ho, yung talagang problema. Ngayon, para mapaganda ang vaccination sites at maparami ang vaccination sites, alam niyo na po ang mga ginagawa po ng ating pamahalaan, ho, DOTR, mga lokal na pamahalaan, MMDA, ano ho, ang PITX, ano ho, sabi po ni MMDA Chairman Benhar Avalos, ano ho, ang PITX po ay gagamitin na para sa sinasabing gagawing pilot site, ano ho, para ho sa vaccination ng ating pamahalaan, ano ho, dito sa Metro Manila. Ang PITX po ay gagawing pilot site at hindi lang yan, naghahanap pa po ang MMDA ng iba pang mga vaccination sites na maaaring magamit dito sa National Capital Region. Ngayon, kung mayroon po kayong alam, magpag-coordinate po kayo, ano ho, sa inyong mga lokal na pamahalaan, baari makatulong po kasi nangangailangan talaga ang pamahalaan natin. Yung Dolomite Beach, okay yan. Ano ho, yung PITX, okay yan. Yung mga malalaking bus terminals, ano ho, na talagang dinaragsa po ng mga pasahero po, pwede po yan. Para doon na mismo magkaroon ng vaccination. Yun hong mga, maliban sa mga in-place na, ano ho, kasi mayroon naman tayong mga butika, ano ho, mga pharmacies na talagang malalaki na mayroon na tayong mga tinap ho ang ating Department of Health at daragdagan pa yan, malaking tulong din po yan, ano ho, maliban sa mga vaccination sites na ikinasana ng mga LGUs. Ngayon, mayroon din mga malls, ano ho, na tumutulong, mga pamamaraan po yan na mga, nasa pribadong sektor na makatulong po sila sa pamahalaan para magkaroon po ng magandang vaccination. Kaya nga sa Metro Manila, talagang marami po mga nabakunahan na dahil sa effort po ng local at national government and private sectors. Sana ganun din ang gawin ng mga nasa probinsya. Kasi sa probinsya naman mga kababayan, magkakilala naman. Pwede naman siguro magkatulungan yan, di ba? Kasi ang pinuputakte ngayon ni COVID-19 ay mga probinsya na mga may problema sa vaccination rate. At the worst, kung sakasakali magliwaliw si COVID-19 Omicron variant, baka magkaroon ng another variant. Ano ho, marami na po rin sasabi na watch out, hindi po ito yung variant lang na kinatakutan natin, Omicron variant, mayroon pa raw darating na mga variants. Knockout. Ano ho, kaya abatan natin para hindi tayo magkaroon po ng another variant in our country na dito magsisimula po, maaari sa ibang bansa magsimula. Ngayon, kung dito sa ating bansa, ano ho, para hindi po magkaroon po ng variant na COVID-19, Philippine-made, mas mainam, magpabakuna po tayo. Kasi hindi talaga makakapagliwaliw si COVID-19. Any variants, ano ho, hindi ho makakapagliwaliw kung mayroon po tayong kung bakunado po yung ating mga mamamayan. Ayan. Ang Department of Education, dahil sa pagbaba po ng COVID cases, ano ho, at sinasabi nga nila, itutuloy daw nila sa susunod na buwan yung F2F.
classes. Ano ho, ito yung face-to-face classes. Dati limited face-to-face classes. Ngayon gagawin nilang expanded F2F classes. Eh, ako mismo personal, tinututulan ko pa yan sa ngayon. Ano ho, pero tingnan natin, baka naman gumanda ang takbo natin sa February. Kasi ang balak nila by next month, ang Department of Education ano ho ay sinasabi na kung po pwede, depende sa dami ano ho ng mga COVID cases, depende sa takbo ng pag-aaral ng mga eksperto. Maaari sa susunod na mga araw, mga kababayan, bumaba na lang bumaba, siguro yung face-to-face classes po pwede nang ituloy yan next month. Pero sa takbo na mapangyayari sa ngayon, ano ho, I don't think so. Ano ho, siguro antay natin mabumaba po sa alert level 2 o kaya kung alert level 1. May magagawa pa naman sigurong paraan ang DepEd na kung maaari po hindi po isa lang yung ating mga kabataan sa lalo-lalo na marami pa po mga kabataan tayong hindi po bakunado. Ano ho, yun hong sinasabing from 17 to 12 years old na mga kabataan. O di ba? 12 to 17 years old, tuloy-tuloy na po ang vaccination. Pero ang tanong, gaano karami yung mga nabakunahan natin mga kabataan? Wala pa mas mababa pang edad niyan. Ang 11 to 5 years old, wala pa tayo ano ho na vaccination sa mga ganung mga age bracket. Kaya mahirap po na ipatupad natin yung face-to-face classes. Ano ho? Talagang delikado para sa ating mga kapaslit ngayon. Tatanungin ang halimbawa, alam mo yung ginagawa ng DepEd, parang nanghuhugas kami din po ito. Kasi sinasabi nila, depende sa participation, kung magpapaparticipate ng mga magulang, mga kabataan, at depende sa LGU. Nilagay rin nila sa kanila yung burden doon sa mga LGUs, di ba? I don't think so. Yung mga LGUs naman, na basta-basta lang papayag na lang, alam naman nila na sa kanila ang balikat ang bagsak ng problema. Kasi bawat LGU, pag marami po ang nagka-COVID, ang namaproblema, hindi lang naman ang Department of Health, talagang yung lokal na pamahalaan. Kaya, mas mainam para sa akin, ano ho, antay natin yung tamang pagkakataon. Ano ho, DepEd, yung tamang pagkakataon. Kung kailan po yan, let's wait sa mga advices ng mga eksperto. Okay lang naman yung sinasabi ng DepEd na balak simulan po sa susunod na buwan ang sinasabing F2F classes. Ano ho? Pinalawak na F2F classes. Pinalawak pa. Sana, ano ho, hindi po magka-problema tayo. Sa mga nasa alert level 2, kasi pagka sinabi natin alert level 3, mukhang hindi pa po talaga appropriate. Pagka alert level 2 na siguro, kung ang isang lugar nag-alert level 3 na, tapos bumaba alert level 2, siguro pa pwede na siguro gawin yan. Ano ho? Kasi mayroon yan sila mga pamantayan, mayroon yan sila standard kung papaano sasabihin na dapat nang itaas sa alert level ang mga sitwasyon sa bawat lugar. Ngayon, papaano ibababa sa ang mga lugar, ano ho, mayroon yan silang mga standard na sinusunod. Ano ho, may mga barometro yan sila. Ngayon, kung doon na sa barometro nakikita nila, po pwede nang gawing alert level 2 sa Metro Manila. Sa tingin ko naman po, pwede na rin siguro mag face-to-face classes, ano ho, sa yung tinatawag na pinalawak na face-to-face classes. Pero hangga't maaari, wag. Kasi never ever play tricks to the devil. Sabi nga nila, kasi pati kamay mo, pati buong katawan mo, lalamunin ka niyan. Diba? Oras natin, 28 minuto na makalipas ang ika-2 ng hapon. Kumusta po kayo? Mga nakikinig po sa atin, kung sakasakali, magparamdam po kayo kung sakasakali na andyan lang po kayo. Ano ho? Samantala, tuloy tayo rito sa ating talakayan. Dito tayo sa may nakasagupa tayong balita na kung saan tumaas daw ang presyo ng tinapay. Tumaas nga ba ang presyo ng tinapay sa inyong mga lugar? Ano ho? Sabi po ng Philippine Federation of Bakers Association, dahil daw sa mga ingredients, dahil daw sa yung harina, ano ho, yung trigo, yung ginagawang harina,
Yung iba pa mga pangsangkap ano ho sa paggawa ng tinapay ay talagang tumaas. Kaya sabihin na natin na isa yan sa mga dahilan kung bakit tumataas din daw ang tinapay ngayon. Pero not so much for that para sa akin kasi sa mga probinsya hindi problema yan para sa akin. May maraming kamuti doon, maraming root crops doon, di ba? Basta masipag ka lang sa mga probinsya. Pero dito sa Metro Manila talagang we have to ano we have to accept the fact na bawat kilos natin dito, bawat kain natin dito, bawat huya natin may kapalit na bayad, ano, talagang ganyan. Ngayon, mayroon pa tayong isang balita na maganda para sa ating mga kababayan ano ho na nakikinig ngayon. Sinasabi po na ang isa sa mga pinoproblema ng ating pamahalaan ano ho ay ang paano matutulungan yung ating mga farmers ano ho. Ito dapat na Department of Agriculture po. Pero maganda na lamang po ang Department of Agrarian Reform kahit papaano umaalalay po. Nagtaka nga ako, sabi ko ba si Secretary Cruz po, Bernie Cruz ng DAR po ang nagpahayag nito na tutulungan daw ang makipag-ugnayan daw ang DAR, ano, Department of Agrarian Reform sa mga food apps, delivery service apps ano ho, para maalalayan yung ating mga magsasaka, mabilis na mapadali po yung kanilang mga produkto makarating sa ating sa mga nangangailangan ano ho. Alam niyo malaking tulong sana ito eh. Kung gagawin po ito ng ating pamahalaan, bakit hindi magawa kaya ng Department of Agriculture? Po pwede naman 'yan na may pera naman ang DA, ano ho. Let's say sino bang presidential bullion na nagpahayag? Si Isko Moreno. 'Di ba? Na-interview si Isko Moreno ng isang kasama namin sa Hanap Buhay. Ang sabi po ni Isko Moreno, ay isa sa mga kanyang gagawin, bibilhin na, hindi na magkakaproblema ng marketing ang ating mga farmers. Maganda sana kung gagawin yan. Sa totoo lang, dapat nung paginawa yan ng Department of Agriculture, hindi yung aayudahan mo si ganito, ang billions of pesos ang itutulong daw sa mga ganitong mga ano. Pero titingnan mo, parang sila ba talaga ay nakatulong doon sa ating mga farmers? Naramdaman ba ng ating mga magsasaka na natulungan sila? Ano ho? Samantala, ang pinoproblema ng ating mga magsasaka, papaano nila ibibenta yung kanilang mga ani sa kanilang mga lugar? Ano ho? Ang katunayan, mayroong mga reports na sinasabi na ipinamimigay na nga lang ng ating mga farmers yung kanilang mga ani, ano ho, yung kanilang mga produkto. Dahilan sa mas mahirapan sila pagka itatransport pa nila ang layo, tapos gagastos pa sila pagdating doon mayroon mabubulok, mayroon dyan mura lang kasi nagsabay-sabay dumating, ano ho. Pero kung ang gagawin ng ating pamahalaan, ano ho, yung mga nasa middle, sabihin natin yung mga nasa gitna na nagninegosyo, ano ang tawag yan? Middlemen. Yung mga middlemen na yan, siguro may mga kumikita naman yan. At saka maaaring kumita naman sila sa ibang mga negosyo. Ano ho? Saka hindi naman lahat siguro makukupo ng Department of Agriculture. Yung tutulungan ba yung ating mga farmers sa marketing? Na hindi na sila mahirapan basta may ani silang ganito karami bibilhin yan at good price. Ano ho? Na hindi sila malulugi para tanim sila ng tanim. Ang Department of Agriculture naman, bili lang ng bili, tapos transport ng transport sa mga iba't ibang mga lugar. Ganun sanang gagawin, ano? Diba? Ayun lang isang magandang tulong sa ating mga magsasaka. Ano ho? Sa totoo lang, kapag natuloy po yung plano ng Department of Agrarian Reform, kasi ang plano ng Department of Agrarian Reform ay makipag-partner sa mga food delivery service apps, ano ho, sila ang titingin doon sa mga itong lugar na to, maraming ani ng sibuyas, di ba, bawang, di ba, pagkatapos
sila makikipag-ugnayan sa mga food delivery services sa apps, ano? Kasi may mga apps naman yan eh. Ay, makakatulong talaga ang Department of Agrarian Reform, ano? At tamat DA, ano, Department of Agriculture. Hindi na yung iniisip na ng DA, eh, import na lang ng import. Eh, kinakapos tayo sa galunggong, i-import ng galunggong. Eh, samantalang lawak-lawak ng karagatan natin. Di ba? Parang nakakainis. Import tayo ng import ng bigas. Samantala, we are an agricultural country. Tayo nga nagturo sa mga kalapit bansa natin sa Asia. Ano ho, dyan sila nag-aral sa IRI, International Rice Research Institute, ng panahon ni dating Presidente Marcos. Hindi na maintain yan eh. Ano ho, nasaan na yung mga pag-aaral na yan? Sa tunayan eh, sa atin natutulang yung mga iyan. Ngayon sila na ngayon nag-i-export. Tayo na ngayon ang nag-i-import. Mantikin ho ninyo yung mga ganong mga sitwasyon. Ano ho, nakakainis nga eh. Backbone ng ating bansa, agriculture, pagkatapos pagdating sa produkto ng agricultural products, kapos tayo. Wala, hindi ba mismanaged? Sa palagay ho ninyo, hindi ba tayo mismanaged? Yung mga, kaya ako niniwala, tama yung sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, overhaul sa Department of Agriculture. Talagang dapat i-overhaul yan. O, sad to say, kayong mga nasa DA, pasensya na po, ano ho, talagang ganun. Dapat magkaroon ng total overhauling sa Department of Agriculture. Total, ang makikinabang rin naman, mga kayon, kailangan din po yung mga taga Department of Agriculture ng agricultural products, di ba? Yung inyong mga mahal sa buhay, yung inyong mga kaibigan, o kaya mga kamag-anakan, nangangailangan po yun ng produkto ng ating mga magsasaka. Kaya kailangan din po talaga na magkaroon ng isang magandang pananaw, magandang proyekto na mayroon tayong sapat na tinatawag na food security. Ano ho? Yung talaga, panahon ni Presidente Marcos, mayroon tayong Green Revolution. Masasabi na naman ng ilan dyan, maka Marcos ako. Ito totoo naman talaga, buhay na ako noon. Mayroong Green Revolution, tayo pa nag-i-export ng bigas, ng mga agricultural products, tinuturoan natin yung mga kalapit natin bansa sa Asia. Ano ho? Pero after Marcos, anong ginawa? Aquino to Aquino, kumusta po? Sad to say, Aquino, after Marcos, hanggang before Duterte, Aquino. Well, ang tanong nga dyan paano mo matutulungan ang ating bansa kung hindi mo nga na solusyonan yung kung sinong pumatay sa tatay mo o sinong pumatay sa asawa mo? Di ba? How will you solve the country? Ikaw, dalawa na naging presidenteng Duterte. Naging presidenteng Aquino. Di ba? Ayun lang naman sa akin. Ngayon, kung tataas ang kilay ho ninyo, wala akong magagawa. Talagang ganyan. Kung talagang sinasabi ko naman, kasaysayan na yan. Buhay na rin po siguro kayo. Di ba? Ngayon, kung masama ang dating sa inyo, pasensya tayo. Talagang ganyan. Hindi naman po pwedeng pigilan yung mga nalalaman natin. Di ba? Na makikita naman natin, ma-research naman natin sa internet, mayroon tayong Green Revolution. Mayroon tayong Bliss Project. Na wala, Bliss Project natin. Naku, sayang. Ano ho, ang ganda, formadong-formado. Hindi kung ano-ano mga, akala mo, kabuti na nagsulputan na hindi na walang forma, pero may Bliss Project tayo. Ang ganda nun, sa totoo lang. Ang problema, walang pagka. Yung vengeance yun doon tayo nadali. Kung hindi lang mga bingatibo yung mga naging leader sa ating bansa, at basta maganda ang proyekto itinutuloy, siguro maganda na tayo ngayon. Maganda na ang katatayuan ng Pilipinas. Kaya nga, ako naniniwala na dapat talaga sa atin ngayon ay unification. Unity. Pagkakaisa. Hindi pagkakahati-hati. Kasi nahati tayo ng mahabang panahon. Dalawang pamilya lang yung naglalabanan, di ba? Pag sinabing Marcos Aquino, Dilaw, Pula. Parang ganun lang Dilawan. Hindi naman to kanila Bansa natin, hindi naman Pilipinas, hindi naman Dilaw, hindi naman Pulay. Di ba? Ito'y para sa Pilipino. Lahat tayo mga Pilipino, dapat tayong makinabang nito. Hindi lamang dadalawang pamilya magdapat maging may-ari ng ating bansa. Ngayon,
Tingnan natin kung ano ho ang mga mangyayari sa darating na mga panahon. Ano ho? Kasi ito hong sinasabing mga nangyayari sa ating bansa na pagbabago, tinamon ninyo ang BBM Sara Tandem Unit Team. O, di ibig sabihin pagkakaisa. Sana, ganun din po yung iba. Hindi ko naman sinasabi BBM Sara lang yan. Yung mga ibang mga president sa balls, pwedeng ganun din yun eh. Pagkakaisa, hindi yung binggan sa rito. Pagka magandang proyekto, ituloy. Pagka hindi magandang proyekto, okay lang. Ano ho? Itigil kung kinakailangan. I-enhance, pagandahin, at ituloy. Marami ho mga blueprint ang dating Presidente Marcos na itinutuloy ngayon ng Duterte administration. Ito naman mga ginagawa dito, blueprint pa yan ng dating Presidente Marcos. Eh. Karamihan yan. Di ba? Ang masaklap, ang ganda-ganda ng proyekto kasi kalaban, tinukhang. Sa to si Ayos ni Tukhang. No, sabi natin, binaril. Oh, ngayon, yun po yung masaklap na katotohanan ano, na ginagawa, nangyari sa ating bansa kaya hindi po tayo umunlad. Ano ho, naging bingatibo po ang naging mga susunod ng mga leaders. Di ba? Sunod-sunod, may pinakulong ng mga presidente, mayroong in-impeach, tapos tuloy-tuloy na mas, pagka dilawang ka, hindi ka po pwedeng, ano, pagka pula ka, hindi nga pinalibing yung dating presidente, yung mga labi ng dating Presidente Marcos sa mahabang panahon, sa El Duterte administration lang na nahimik yung bangkay ng dating presidente, di ba? Yung mga ganon, ano eh, yung pagmamahal natin sa kapwa na wala na. Ano ho? Yung pagrespeto natin sa kapwa na wala na. Ngayon, pinaparusahan tayo. Oh, may mga pinaparusahan dyan, hindi natin alam, baka maparusa na yan sa kanila, di ba? Yung mga gumawa ng mga kalukuhan sa ating bansa, nangamatay na, ang iba may sakit. Oh, hindi natin alam yan, parusa na yan eh. Nang itaas, para tinapik ka na, oy bata, hindi talaga tama yung ginagawa mo. Oh, magbago ka na. Ngayon, kung hindi ka magbago, kasalanan mo na yun, bahala ka sa buhay mo. Nga binigyan ka ng pagkakataon, buti nga, hindi ka pinatulog ka agad eh, pinagpatay yung paa mo. At pinagpanilay-nilay ka pa. Oh, bago ka kunin, pagpantayin yung paa, pinapag-isip ka pa, mali yung ginawa mo, anak. Oh. Siguro, baka mamaya, kapag ikaw ay magsisi, at saka maaaring sabihin na natin na humingi ka ng tawad, ipahabain pa yung buhay mo. Yung mga sakit-sakit sa ating mga katawan, sakit-sakit sa atin na hindi mo alam kung bakit ako nagkasakit nito. Sakit ng mga mayayaman to, mahirap naman ako. Ano natin sila mga mayayaman na may mga sakit. Oh, baka umaya matumbok ko pa kung sino yung ibig kong sabihin. Angelica Paz, good afternoon po Sir Alan, more power po sa inyong lahat sa BSC. Keep safe po, God bless. Hindi lang po ang DA ang dapat i-overhaul Sir Alan. Ano ho, halos karamihan po yata, lalo na yung puno ng korupsyon. I agree with you. Ano ho? Dapat i-overhaul po yan. Kaya hindi lang talaga Department of Agriculture, pero yung una ng mga ka-apekto sa atin, importante kasi sa atin, food security. Na totoo lang. Food security. Importante sa atin, power o energy. Tingnan natin paano na tayo makakatulong dyan sa mga aspeto na yan. Kung yung isang presidente meron hong pananaw sa mga ganyan, mas mainam siguro yun ang gawin natin presidente. Ano ho? Regardless, ako hindi ko naman sinasabi na dilaw, pula, green, o yellow, or what, orange. Hindi ko sinasabi, basta yung pananaw nila ay para ho sa kapakanan ng ating bansa. Mayroon silang plano para ho sa energy. May plano sila sa food security. May plano sila sa foreign relation. Di ba? May plano sila sa climate change. Ang lahat ng mga yan, mga masiselang issue na talaga makaka-apekto sa atin in the long run, sa susunod na henerasyon pa yan, pinag-aaralan, ina-anticipate na. Kasi pag hindi po natin pag-aralan at i-anticipate, kawawa po yung susunod na henerasyon. Iiwanan natin na kinabang tayo ngayon sa magandang klima. Pagkat sa susunod na henerasyon, sapagkat hindi natin pinaganda yung ating pagkikitungo sa kalikasan, sa susunod na henerasyon, sila naman ngayon ang kakalabali ng kalikasan. Kawawa naman sila, di ba? Kaya nga sabi nila, ang kabataan,
ang siyang pag-asa ng bayan, sabi ni God Jose Rizal. Pero, nasa ito naman sa akin, paano naman sila magiging pag-asa ng bayan, itong mga kabataan, kung kayong mga matatanda o tayo mga matatanda ay mga tabingi? Di ba? Anong may matututunan ng mga kabataan para sa kinabukasan ng ating bansa kung yung mga namumuno, yung mga leader natin, yung mga matatanda, yung mga tabingi, mga magnanakaw, mga personal interest lang ang ginagawa. Kaya pagkakataon natin itong darating na May 9, 2022 election, pagkakataon natin po ito na iluklok natin yun hong talagang tugma sa ating panlasa, tugma sa pangangailangan ng ating bansa. Kaya tama yung sinasabi, panawagan ng COMELEC, na dapat mag-participate po tayo sa electoral process na ginagawa o gagawin natin ngayong taong ito. Ngayong May 9, tama po yan. Ngayon, kung hindi po kayo magpa-participate, rehistrado kayo o hindi kayo nag-participate, yung mga hindi po rehistrado sa Commission on Election, o kung ano man ang mga dahilan na hindi pa kayo magparehistro, ito sa inyo, wala kayong karapatan para papuna ng puna kung sino man magiging leader sapagkat hindi kayo nag-participate. Kasi maaaring kung kayo nag-participate, naging matino ang nailuklok natin, makikinabang po ang lahat, pati kayo. Ngayon, ayaw nyo mag-participate. Nang galit kayo sa mga patakaran ng ating pamahalaan, kung galit kayo, dapat nakialam kayo sapagkat this is the only country we have. Hindi po yung basta ayoko, kasi yung mga leader na yan, kontra ko, punta tayo sa kalye. O pagkatapos, pagdating sa eleksyon, hindi ka naman pala rehistrado. O di kaya, rehistrado ka man, hindi ka nag-participate. Anong kay mo? Kaya tama yung sinabi ng Commission on Election. Sabi ni James Jimenez, nagpagsalita ng COMELEC, kinakailangan kayo maging kabahagi sa paghubog ng kinabukasan ng ating bansa. Kinakailangan kayo po ay pumili ng tamang leader sapagkat ito yung pagkakataon natin. Pipiliin natin ang leader ng ating bansa. Ilan po yan? 10 ang pagpipilian natin dyan sa pagka-presidente. Maswerte tayo, meron tayong 10 na gustong maglingkod sa atin, sa ating bayan. Di ba? Isipin ho ninyo, 10 mga nagnanais magbigay ng solusyon sa napakalaking problema ng ating bansa. Maswerte tayo. Pamili tayo doon sa 10. Vice presidential, ilan po? 9 na vice presidential gusto rin magsilbi sa tapbayan. Isipin ho ninyo yung mga ganyang mga kandami mga Pilipino gusto magsilbi sa bayan. But we have to have a good leader. Paano? Be a part of this electoral process. Ito po yung pinakasagradong karapatan na ibinigay po sa atin ng ating saligang batas. No. Wala na po iba. Pantay-pantay po rito. Sabihin mo, ikaw ay mayaman, ako mahirap. Ikaw sikat, ako hindi. Ikaw tinitingala ito, magtataho lang o ordinaryong vendor lang. Parehas yan. Yung boto mo, boto ko, iisa lang po yan ang bigat. Dito tayo nagkakaroon ng pantay-pantay na karapatan. Pantay-pantay ho ang timbangan. Hindi ho okay pabor siya sa kanya kasi siya ay mayaman. Kawawa naman ito sapagkat ito naman ay mahirap. Hindi po. Pagdating sa eleksyon, iisa lamang po ang puto ng mga ma-influensyang tao, mayayamang tao, maging presidente ka man o maging ordinaryong mamamayan, isa lamang po ang puto niyan. Yan po ang inilagay po ng ating konstitusyon. Kaya nga dapat natin isaalang-alang. Dapat natin, dapat tayo mag-participate. Dapat natin sundin ang COMELEC na dapat be a part of this electoral process. Kung hindi po, kawawa tayo. Kawawa ang susunod na henerasyon. Ngayon, mabubuhay pa tayo. Okay pa yung kalikasan natin. Okay pa yung meron pa tayong nahihingang hangin na malinis. Pagdating ng panahon, kung hindi talaga tayo makikialam, kahit alam natin ang solusyon, hindi tayo makikialam. Sabi nga, di ba? Sabi nga na ang isa sa mga dahilan kung bakit po
Nananalo ang mga masasama sapagkat ang mga mabubuti ay tumatahimik lang. Hindi nakikialam. Makialam po tayong mga mamamayan. Vox Populi, Vox Dei. Diba? Sabi, ang boses ng tao ay boses ng Diyos. Tama po yan. Kaya nga, paano magiging boses ng tao ang iuupo sa Malacañang kung dinaya, kung hindi tayo nag-participate, kung hindi tayo naging maagap, paano magiging ano yan? Magiging boses ng tao. Kasi nasabi, boses ng tao, boses ng Diyos. Eh, hindi na boses ng tao yan kung dinaya yan. Kaninong boses yan? Baka yung boses ng ganyan. Di ba? Oh. Kasi hindi naman yan totoong nanalo kung sakasakali magkakaroon ng dayaan. Kaya nga, pasalamat tayo, ano ho, na si Presidente Duterte nagsabi na ngayon lang makakatikim ang bansang Pilipinas ng pinakamalinis, pinaka-credible, pinakamapayapang halalan, harinawa. O ngayon, hindi pa siya tumakbo. Wala pang, kaya paano hinubog ng itaas yan? Ano ho, yung sitwasyon na yan? Sipin ho ninyo, kauna-unahang ruling party na walang standard bearer. Tinanhunin nyo yung paano ginawa po yan ng itaas, yung sitwasyon na yan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, nangunguna palagi ang ruling party na mayroong itinatayong leader o di kaya standard bearer. Pero ngayon, wala. Wala silang standard bearer. Di ba? Paano ginawa yan ng itaas? Ni sa panaginip siguro ng mga PDP Laban, hindi nila akalain, wala silang leader eh. Oh, PDP Laban, ruling coalition. Pero mayroon bang PDP Laban na tumatakbo ngayon? Hindi. Si Pacquiao, hindi naman PDP Laban ang kanyang partido. Anong partido niya? PROMD. Oh, mayroon ba? Mayroon nag-attempt, Bato de la Rosa. Mayroon ng, sa panag-attempt, Bongo. Pero, siguro sabi ng itaas, hindi matutupad yung sinasabi na makakatikim ang mga Pilipino ng kauna-una pagkakataon na magiging malinis ang halalan. Oh, kasi kahit na yung mga yung nagsalita na si Presidente Duterte nagsabi na yun hong mga Pilipino yung makakatikim ng malinis na halalan, itumakbo. Kaya nalungkot ako noon eh. Na tumakbo si Presidente. Bakit? Tainted. Di ba? Tainted yung pagkakasabi niya kasi siyempre saan sa papaling eh kandidato niya pinatakbo niya si Bongo o kaya kung si Bato de la Rosa patapos siya kakandidato rin papaano yan sabi ka siguro ng itaas eh bata huwag ka na eh patikibin mo na ang mga Pilipino ng malinis na halalan o yun kung ano-anong mga ginawa hanggang sa nawala si Bato nawala si Bongo nawala si Presidente. Oh, ang naglaban-laban niya na ngayon, 10 mga gustong magsilbi ng bayan. Piliin ho ninyong pinakamagaling dyan. Di ba? Kung sino man yan, kayo lang ang nakakaalam. Ngayon, ako, hanggang ano lang ako, hanggang sabi lang ako. Ano ho, pero kayo pa rin magde-decide yan. Kaya pag ako nakakuha ng balita, di sinasabi ko naman eh, ano bang balita pagdating sa Commission on Election? Tinanggan natin, ano? Katunayan, mayroon na pong talaan ang inilabas na po yung pinakamukha ng baluta ano ho sa darating na eleksyon ng Commission on Election. Ano ho? Mayroon na pong mga sinabing mga presidenciable na naroon na. Ano ho? Ilan ba yan? 10 presidenciable, 9 na vice presidenciable at 64. Hindi ako nagkakamali na mga senatoriables. Si pinunin nyo, gaano karami yan? Mayroon pa tayong 178 party list na inilagay po niyan. Kaya mahaba yung ano natin eh. Yung baluta natin. Oh. Yung pinangangambahan ninyo, madi-DQ, kasama na doon sa ano, nasa baluta. Kaya wala na kayong problema. Yung mga nangangamba nga, hindi isama si BBM, nandyan na. Oh, kasama na yun si pinipinta ngayon. O, di, nasa taong bayan na ngayon kung sino kanilang ibuboto. Basta yung sa akin. Makinig kayo sa gagawing
gagawin ng Commission on Elections. Sana ko, Milik, ano ko, talagang gawin ninyo ngayon na credible, malinis po, saka yung mga sinasabi yung mga akusasyon, lalo-lalo na ni Attorney Glenn Chong, na ang Comelec po yung nagpapagamit sa Smartmatic, bisibes na nagagamitan silang dalawa. Ano ho, tsaka kasaysayan naman yan na sinasahuran pala yung commissioner ng Comelec. Asawa nagsabi noon, di ba? Hindi naman ako nagsabi noon. Hmm. O, saan ka galing? At bakit ang dami mong pera? Eh, sweldo ito ng Smartmatic. Di ba? Yung mga ganun. Tapos, natulog ka lang, naidlip ka lang eh, ginalikot yung ano habang nasa labanan, mali yun eh. Magbabago ka ng ruling habang nagkakaroon ng labanan, di ba? Parang basketball, naglalaban ng basketball, tapos magbabago ka ng mga patakaran doon na kahit nakatama, kahit hindi yan foul. sasabihin ni mga, ang lahat mga tatama sa katawan, hindi foul. Pagka tinaman ang mukha, yun lang foul. Binago mo yung ruling habang nagkakaroon ng labanan. Mali yun. Ano ho? Di ba? Yun yung sinasabi nila, yung enye ba yun? En? At saka enye, pinalitan. Ano ba yung mga sinasabi nila? Mga IT lang nakakaalam yan. Pagkatapos, paggising mo, iba na yung nanalo. Di ba? O, meron daw, ang sabi ni Glenn Chong, Attorney Glenn Chong, ang eleksyon, alibawa, A8, A-City pala, nagtatransmit na raw. Yung mga Picos machine ba yun? Si pinuni niyo yan, yung mga ano, ayan naman eh, napapakinggan naman natin sa ano eh, sa mga Senate investigation, bakit nandiyan pa rin yung Smartmatic. Pero, may pagkakataon pa, Commission on Election, saka Smartmatic. Ipakita ho ninyo na itong, this time, malinis po ang ating halalan. Kung sino po talaga ang ginusto ng taong bayan, yan lamang po ang dapat nating paupuin sa Malacanang. Tandaan natin, ito hong mga pangyayaring ito, na si Presidente Duterte at ang PDP Laban Ruling Coalition ay walang standard bearer, maaaring ito po ay gawa na ng itaas para bigyan po ng kapangyarihan ang Presidente. Kung sino man ang gumawa ng kalokohan dyan, ako mismo kukurot ako dyan. Ano ho? Siguro sa mga Pilipino na naiinis na doon sa mga pandaraya, kurot lang siguro, wala na eh. Mananahimik na yung ano eh, kumbaga sa ano eh, doon pa lang sa kurot eh, pupwede ka nang ilibing eh. Hindi ka na mabubuhay sa kurot pa lang ng mga Pilipino eh. Kasi mabuti kung ganyan lang yung kurot eh. Kung kurot eh, lamutak sa mukha mo. Diba? Kaya wag na ho kayo mga, wag, yung pera, ano na yun eh. Nasubukan na yung makapangyarihan yung pera eh. Yung commissioner ninyo dati. Oh, nasaan na yun ngayon? Nasa ibang bansa? No. Eh, baguhin nyo na po yan. Ano ho? Kung sino man yan, mga nag-iisip dyan ng mga kalokohan, baguhin na po ninyo yan. Tandaan natin, nandyan si Presidente Duterte. Naniniwala at pinanghawakan ko pa rin yan, sinabi niya, makakatikim ang mga Pilipino ng malinis na halalan. Sana po, Mr. President, mangyari po yan. Gawa na po ng itaas yan. Wala tayong standard bearer sa PDP Laban Ruling Coalition. At ang chairman po ay kayo. Maaaring ganun na po. Ano ho? Hayaan na natin maglaban-laban yung mga kabataan. Maglaban-laban sila. Sige, sinong gusto manalo? Sinong gusto magsilbi? At kung sino ang nanalo, mahalin na natin. Basta yan ay binoto ng taong bayan, mahalin na natin. Sapagkat eh, yan na talaga. Yan na talaga ang inilagay ng tadhana eh. Di ba? Tulungan natin para umusad po ang ating bansa. Daghang kayong salamat sa inyong tanan. Wala na po tayong oras. Kini si Dudong Alan na Fable Obrero inyong nakauban at muling nagsasabi, stay at home, stay alert, and stay alive. Bye-bye! And, syempre, God bless sa inyong lahat. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicator. Para sa malayang pamamahayag, maraming salamat po sa inyong lahat. Dodong Alan na Pablo Obrero nagpapaalam. At syempre, God bless sa inyong lahat.